avid viewers and friends, welcome back to another vlog edition of Factories, Bonsai and Hobbies. At sa pagkakataon pong ito, ang aking paglilingkod ay ang aking Picus Consina, no? Meron po tayong mga gagawin sa kanya. Pakisamahan niyo po ang inyong abanlingkod. Okay mga mahal na viewers, ito po yung aking Picus Consina. Kung mapapansin niyo po, meron akong two big issues here na kailangan magkaroon ng remedial measures sa para maging magandang bonsai siya, no po. Kung mapapansin po ninyo, mga mahal na viewers, empty space po itong area ito. Hindi siya tinubuan ng sanga sa banda rito. So, ang gagawin po natin, maglalagay po tayo ng sanga rito in this area using itong needle grafting technique. Ano po? Magagawa po tayo ng hole dito. Pagkatapos, mag-i-insert po tayo ng the same picus. Pwedeng ito pong kumuha tayo ng sanga rito. Pwede rin naman po na another plant now, na Picus Consina, then i-insert po natin dito para magkaroon ng sanga rito sa area na to, no? Para maging maganda ang foliage niya at magbigay ng magandang look sa kanya, no po, mga mahal na viewers, ano. Isa pa pong concern ko rito ay since ito nga po yung previous vlog ko na banggit ko po na itong aking braided branch na rin masyadong malakas lumaki. So, ang gagawin po natin sa kanya ay mag-air layering na rin po tayo. Na-desisyonan ko, nakunin ko na po siya, no? Once na tinubuan siya ng ugat, puputulin ko na po siya at individually, itatanim ko po siya, no? ngayon po ay ito po ang ating gagawin, mga mahal na viewers. Meron po tayong mga gagamitin, mga equipments, mga gamitan kagaya ng power tools. Gagamit tayo ng goma, gagamit po tayo ng plants na picus para po maisagawa natin ang ating pong kaparaanan, method upang magkaroon po dito ng sanga. So hopefully, magbibigay ito ng magandang resulta in the near future, ano po mga mahal na viewers. Samahan niyo po ang inyong abalingkod. Okay po mga mahal na viewers, ito po ang ating gagamitin na pambuta sa kanya. Gagamit po tayo ng power tools, ito po yung drill bit. Pagkatapos gagamit po tayo ng dalawang sizes muna po ng talim ng barena, no. Yung isa po ay maliit at yung isa ay yung malaki, yung pang-finish natin. Ito pang ayuda lang po para magkaroon ng butas muna doon. Pagkatapos susundan po natin ito. Okay po. Samahan niyo po ako mga mahal na viewers. So mga mahal na viewers, dito ko po siya palulusutin. Sa other side, dito po ako gagawa ng butas. Lusot po dun sa kabila. Ay po mga mahal na viewers, meron na siyang butas na maliit dito, no? Lusutan na po doon sa kabila. Ngayon po, papalitan po natin ang talim, lalakihan po natin. Okay po mga mahal na viewers, napalitan ko na po yung tanim ng barena. Ito na po yung malaki, no? Ngayon po ay lalakihan po natin yung butas po natin ngayon. Ayun na po mga mahal na viewers, ano, kita nyo po yung ating ginawang butas, labas po doon sa kabilang side niyan. Ayun. So, dyan po natin i-insert yung ating pong Picus Consina.
nakukunin po sa labas. Okay po mga malabiwers, tatanggalan po natin ang sanga. Itong gagamitin po natin, linisin po natin para ma-shoot po natin doon sa butas ng ano. Sa butas na ginawa natin doon sa malaki. Dito eh. Yan. Yan. Okay. Tanggalin na kaya yan, okay na siguro. Okay po mga mahal na viewers, na ipasok na po natin ano doon sa butas na ginawa natin itong aking isang paikos sa kusina ano. Ngayon po akin po siyang itatayo, pagkatapos sa area na to ukayin ko ng konti para po ano, may ugat po tayo rito para lalo lumakas na lumakas siya ano. Yeah. Okay po mga mahal na viewers, natapos na po natin na ipasok ito pong ating paikos kusina doon sa hall na ginawa natin ano po dito po. Ngayon po ito pong pasuko ay kung napansin nyo ito po yung ugat niya. Hindi ko na po siguro may papakita sa video na to para hindi masyadong maba, pero ito hukayin po itong area na to pagkatapos ibabaot po itong ugat na to para malakas ang maging laki po nito sa nga natin, madali pong makapag-needle grafting tayo ano, ayan po siya. Ito po lusot po si Jan, ayan nga po ngayon ang magiging bagong sanga natin dito papunta po dito sa area na to, sa area po na to no? Sa area na to, ayan Jan. So ganun po ang mangyayari ho riyan. Ngayon po para maproteksyonan po para po sa bulok, may tendency po kasi na pag nagtag-ulan may tendency po na mabulok po dito no, pagpasukin ng ano ng tubig. Ngayon po lalagyan po natin siya ng gumahin po natin ano mga mahal na viewers. Applyan po natin ng goma. Okay. Dito naman. Okay po mga mahal na viewers, kung mapapansin nyo na i-apply na po natin yung goma no? Mahigpit po na siya. Kung mapapansin nyo, wala na po siyang dadaanan, yung butas po natin dito ay silyado na. So kahit na umulan, magdilig man tayo, hindi po papasukin yung aking butas na ginawa. So
hopefully ay walang mangyayari sa kanya, hindi po siya magdamdam o mabulok, para po yung ating needle grafting ay maging epektibo po. Nasolusyonan na po natin yung isa kong gusto mangyari sa aking bonsai. Ngayon po, ang pangalawa pong gagawin ay maglalagay po tayo, mag-air layering po tayo rito, marketing sa area na to. Dito po ako sa area na to magmamarketing. At nakagayak naman po yung aking mga gagamitin dito. Ngayon, pakisamahan nyo na lang po ang inyong abanlingkod. Gagawin po natin siguro with mga 2 inches po, babalakbakan po natin ito. Pagkatapos o dito man, pagkatapos o lalagyan po natin ng coconuts. Coconut husk po ang gagamitin ko. Nag-absorb po kasi ng ano yun, ng tubig, ng lamig. So para po lagi mamasama sa, at pag nagdidilig naman po, padadaanan ko yun. Sitro naman po ang drain ito. Ito po ang gagamitin ko sa kanya. Since dalawa po siya, hindi ko magawa yung magbutas na lang dito. Pagkatapos papasok ko doon, ganito na lang po ang ginawa kong teknik at pamamaraan. So gaganyan ko lang po siya. Tapos siya, papasok ko lang po siyang ganyan. Ayan. So samahan niyo po ako, mga mahal na viewers. Una po, ang gagawin po natin ay tatanggalan po natin ito ng balakbak. Mga mahal na viewers, tanggalin po natin yung pinaka ano nang dinadaanan na sap ba? Sabi ko, tumaki na nga to. Pag po kasi hindi natin tinanggal po itong makinang yung madulas na part na to, cambio po yata tawag dito, na nakalimutan ko tawag dito eh. May tendency po maghilom siya, hindi magugat kanya, kailangan po tinatanggal ito, itong madulas na part na to. Ito po, natapos na po natin tanggalan. Ito din po ng isa, ganito rin po gagawin natin.
Okay po mga mahal na viewers, natapos na po natin yung dalawang bagay na ginawa natin sa aking Pikes Consina, no? Una po ay nag-needle drafting tayo, ayun po. Natapos ito po, pangalawa ay nag-air layering tayo. Pamamagitan nito, kukunin po kasi natin ito. Sa pag-air layering, mas mahinan pong gamitin sana ay yung mga clear plastic na ganito upang nakikita natin yung kung meron na pugat na tumutubo sa kanya, no? Pangalawa po, dito po tayo nag-air layering sa banda na to para yung pagdating mo at tinubuan na ugat, yung flaring po ng ating roots ay maganda po, no? Papalaki yung trunk niyang paganon. Kanya dito sa banda na to nag-cut. So, yun po yung aking rason, no? Actually, maganda na rin po ito, eh. Pagka nakita po natin dito sa side na to. Actually po, dito po sa banda na to, sa likod po na to, ay maganda na po siya, no? Mapapansin mo. Ayun na siya. So, hopefully, sa mga susunod na pagkakataon, ay ma-update ko kayo, no? Sa mangyayari at kalalabasan po ng ating project na to, no? So, ito pong aking paso naman na to, ay gaya ng aking nabanggit, ilulubog ko yung part na may roots para mas malakas lumaki yung ating needle drafting. So, ayan po sila, mga mahal na bilis. Okay po mga mahal na viewers, ito po ang kabuuan ng ating ginawang vlog, ano? Muli po ay mula po sa aking puso ay tubos po akong nagpapasalamat sa mga supporter ko na wala sawang nanonood ng aking mga vlog. At sa bago pa lamang po napad pa sa aking channel at naibigan niyo po ang ating tinalakay na topic, ay maaano po mag-usap sa inyo, mag-suyo, nap-subscribe po, share po natin sa ating mga kaibigan at pakigit pa rin po ang notification bell para maging updated po tayo sa mga susunod ko pong vlog. Minsan pa ay maraming salamat sa inyong lahat.